Hi mga Sipag, magandang araw po sa ating lahat. So sa video ito mga Sipag, isishare ko po siya dito kung paano ba ang tamang pag-edit mga Sipag. Kasi marami pong nagtanong sa akin dito mga Sipag, hindi po nila alam kung paano maglagay ng sound effects na nakakatawa, hindi po nila alam kung paano maglagay ng funny video clip na nakakatawa, hindi po nila alam kung paano maglagay ng background music, at di rin po nila alam kung paano mag copy o duplicate dito sa video na paulit-ulit na mayroong slow-mo. So, at di rin po nila alam kung paano magputol ng video clip na part na hindi nila gusto. So yun yung gagawin ng content mga Sipag, no? Para malaman nyo po kung paano talaga ang tamang pag-edit para sa inyong vlog. So yun yung ituturo ko po sa inyo dito mga Sipag, kasi nga po kung gusto nyo talagang mag-vlog, kinakailangan po talaga dito mga Sipag, no? Marunong muna tayong mag-edit dito. Kasi marami pong nagtanong sa akin dito mga Sipag, ano ba yung ginagamit kong pang-edit? Ano ba yung dapat gawin sa pag-edit para sa vlog? So dito mga Sipag, ang daming nagtanong sa akin, ito si Jerksky TV. Shout out to Jerksky TV. Ito yung comment niya sa atin mga Sipag. Ano po ba pang-edit ginagamit niyo sa pang-edit po? Then ito po mga Sipag, ito si GBL. Shout out GBL. Hello po Kuya Chris, ano po ba ang pwede pang video edit na maganda po? Salamat sa sagot. Yun mga Sipag, gusto niya po yung app na pang video edit. Ito po mga Sipag, ito si The Big Project 7. Shout out to The Big Project 7. Ito yung comment niya mga Sipag. Hi, anong gadget po ang ginagamit mo? Pwede ba bang gawin yan kahit cellphone lang ang gamit? So yung mga comment nila mga Sipag, gusto nila malaman kung paano po talaga mag-edit sa kanilang mga video para sa vlog nila. So dito mga Sipag, ito yung isa sa isi-share ko talaga sa inyo dito, kasi gusto ko po talaga makatulong sa inyo dito. Kahit anong gusto nating mag-vlog para kumita, kung hindi naman po tayo marunong mag-edit, wala din, hindi rin natin makikreative ang ating mga content video, hindi natin ma-enhance para mapaganda pa po ang ating mga content video para ito'y magustuhan ng mga viewers at supporters natin. So yun ang gagawin ng content mga Sipag, step by step tayo dito, himay-himay natin ito mga Sipag para matutot, malaman nyo talaga kung paano talaga mag-edit. At bago ko yun ituro sa inyo mga Sipag, meron na ako isa shoutout dito na dalawa, papasalamatan ko lang po. Ito si Kaabyan JC. Shout out po yung ma'am Kaabyan JC. So siya po ay nagkaloob po sa atin mga Sipag, sa ating mga tutorial video siya po ay nag-appreciate. So ito po yung pera, di ko po alam kung anong pera ito mga Sipag, CA $2.79. So yan po mga Sipag, maraming salamat po sa inyo ma'am, lalo po mga ka-FW po namin. Siya po ay ka-FW2 kasi hindi naman po siya mag-send ng ibang pera kung wala siya sa ibang bansa. So maraming salamat po sa inyo ma'am, sa inyong kaloob po ito sa ating mga tutorial video dito sa ating YT channel. So maraming salamat ma'am, mga ka-FW po namin, mga sir and ma'am. So mag-ingat po kayo dyan. At ito po mga Sipag, ito si Christian. So ito yung comment niya sa atin, pa-shoutout idol sa aking family Madya and Salas family. God bless idol from Dasmariñas, Cavite. So shoutout po niya dyan, Madya family and Salas family. Kayo po'y pinapa-shoutout po ni Christian. At lalo na po dyan sa mga Dasmariñas, Cavite, maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating YT channel. So yun mga Sipag, para malaman nyo na po kung paano tayo mag-edit ng tama ito sa ating mga content video para sa vlog, proceda tayo. So proceed dito yung mga Sipag. So dito muna Sipag, i-share ko lang po muna sa inyo dito kung anong app ang gagamitin natin pang video editing. So yung mga Sipag, dito po ay isa sa pinakamaganda ay ito talagang CapCut. So yan yung gagamitin natin pang video editing mga Sipag. Kung wala po kayo niyan, mag-download po kayo yan mga Sipag, CapCut editing. Yan po yung mas maganda talaga. Pero kung ikaw po yung baguhan mga Sipag, na mas madali gamitin itong InShot po talaga para sa mga baguhan, kasi itong InShot talaga napaka basic, napakadali lang talagang gamitin siya. Hindi siya mahirap talagang hanapin yung mga transition, yung mga effects, yung mga features niya, hindi talaga mahirap hanapin. Pero kung gusto yung maraming matutunan talaga dito, talagang pang-professional, so ito pong CapCut. So dito mga Sipag, dito tayo sa ating CapCut. So dito, isa-isahin natin ito mga Sipag, himay-himayin natin step by step para marami talaga kayong matutunan. So click CapCut. So una natin gagawin, pag nandito na tayo, make sure natin dito na alisan muna natin siya ng watermark ni CapCut. Pag once na nag-edit tayo, meron kasi siyang watermark doon sa dulo mga Sipag, dito sa settings. Yan, make sure nyo po dito mga Sipag, yung add default ending dapat po naka-unselect yan. Yan mga Sipag, hindi nyo po dapat naka-toggle on yan, dapat naka-unselect yan dyan. Naka-toggle off po dapat yan. Yan mga Sipag, huwag nyo pong galawin yan. Pag once na naka-on yan mga Sipag, lalabas po yan doon na merong malalagay doon sa ating content video sa dulo na meron po siyang CapCut logo o watermark ni CapCut. So yan, toggle off po natin yan mga Sipag. Yan, then back tayo. Yan po yan mga Sipag, para wala pong CapCut logo ang ating mga content video doon sa dulo. So yan mga Sipag, dito na tayo sa new project.
So dito na sa new project mga kasipag, you know, dito na tayo makakapili o sisilik tayo ng konting video na i-edit po natin. So dito, may dalawang klase yun mga kasipag, you know. Meron tayong naka-portrait na ratio ng ating content video, yung size niya. So meron din po tayong naka-landscape na content video. Yan po yung naka-16:9 yung naka-landscape mga kasipag, you know. Itong naka-landscape tsaka itong naka-portrait mga kasipag, itong portrait para po ito sa mga short video sa Facebook Reels na i-upload nyo po or doon sa YouTube short video. So doon po yan i-upload nyo po yung mga mas maganda yan na doon nyo po talaga i-upload yung mga naka-portrait naka 9x16. Pero pag ito ay naka-landscape mga kasipag, you know, maganda po yan para sa long form video sa in-save ad sa Facebook at saka dito sa YouTube. Yung mga long form video, you know, naka-landscape naka 16x9 dapat. So dalawang klase yan. So ito mga kasipag, dito na tayo magta-try ng i-edit natin. So sample lang ito sa akin eh, no? Para malaman nyo talaga kung paano mag-edit, maglagay ng mga sound effects, so funny video clip, so ka slow-mo, then merong doble-doble yung clip. So dito mga kasipag, no? Select ko dito mga kasipag. Yan. Then, select nyo yung video na gusto nyo i-edit, then ito ay nag-click add. So ito mga kasipag, pinili ko po dito ay long form video. Ito po ay naka 16:9, naka-landscape po ito mga kasipag, no? So kung kayo po ay pang long form video, make sure nyo po dito sa ratio nya, dito kay cut, ito ratio, click ratio. Then dito mga kasipag, you know, click nyo po yung fit. Then naka 16:9 na yan sya. Then dito mga kasipag, you know, ito kung gusto nyo po ma-sure, select nyo po yung 16:9. So dito mga kasipag, kung gusto nyo po 9x16 pang long form video, pang TikTok, Facebook Reels, YouTube short video, itong 9x16, yan, naka portrait. Kaya mga kasipag, you know, kung nakikita nyo yung itsura nya dyan, dahil ang aking content video na sinilik, na pinili, na i-edit, ay naka 16:9, naka landscape, ganyan po ang magiging itsura niya. Pag wala sa 16:9 at naka landscape, ganyan po ang magiging itsura niya pag i-upload nyo po doon sa Facebook Reels o doon sa YouTube Short Studio o doon sa TikTok. Ganyan po ang itsura niya. Mas maganda talaga na ibabagay nyo po mga kasipag, you know. Pag once naka-portrait 9x16, naka-select ba dapat sa 9x16? Kung ito ba'y naka-landscape, naka-16:9, select nyo po dapat sa 16:9. Or, kung ito naman po'y para sa Instagram, so 1x1. Yan mga kasipag, yun, no? Yan, marami po kayo malalaman sa ratio nyo mga kasipag kung saan nyo po gagamitin. Select nyo na po, explore nyo lang po mga kasipag. So, dito tayo sa fit sa 16:9. Kasi nga, ito po'y naka-16:9 ang ginamit ko lang pang long form video. So, click, select. Then, sunod nyan mga kasipag, nandito na siya. Then check nyo muna yung inyong video. Kung saan yung part na hindi nyo po gusto, check nyo muna kasipag, you know. Yan. Check nyo muna, review muna. Then yung mga part na hindi mo na gusto, yun na po yung i-delete natin. So dito mga kasipag, para ma-delete yung mga part, kuwari dito sa akin, yan. Yang sa unahan ko, mukhang hindi ko gusto yun kasi nga hindi po agad-agad bumungad. So para ma-delete natin yun, select mo muna yung object. Yan. Then pag once na-select yung object mga kasipag, lalabas na po yung pang-edit niya na gagamitin natin. So ito na po siya mga kasipag. Pero pag once na hindi yan nakasilik, wala yan, nakatago yan. Kahit anong hanap nyo, wala talagang makita. Kaya kung gusto nyo pong yung part na yon na ma-delete yung object na yon, select nyo muna yung object. Yan. So, dito mga kasipag, itong split, yan po yung pang-delete. So dito mga kasipag, you know, itong line na puti, yan po yung pang-guide natin. Yan, yan. Yung line na puti. Yan po yung pang-guide kung saan natin puputulin. Yan mga kasipag. Yan. So doon lang ako nagsalita mga kasipag. Wari yan. Putulin ko yan mga kasipag dyan na part. So click split. Yan. So dito nakasilik siya dito sa kabila. So dito to tayo sa hindi natin gusto na video clip na i-delete natin. I-silik natin to bago i-delete. Yan. Yun, na-delete na siya mga kasipag. Then sunod naman natin gawin mga kasipag, you know, yung mga maraming nagsasabi sa akin dito na paano daw yun, i-double daw yung video clip na part, din slow-mo, din lalagyan ng funny video clip o sound effects. So dito mga kasipag, you know, ganito ang gagawin nun. O, kuwari, yan po ay nakakatawa mga kasipag, you know, gusto nyo po dyan na part na ulitin nyo po. So ang gagawin nyo po dito, so para hindi siya maulit, maduplicate lahat, makopy lahat hanggang mahabang video, dyan lang na part, itong line na puti, yan yung mag-guide sa atin. Click split. Yan. Then unselect nyo dito, yan. Then ito na yung part na to, yan. Yan na yung part na yan na gusto nyo pong paulit-ulitin. So hanapin, iselect nyo muna siya, then hanapin nyo po dito yung copy or duplicate kung merong duplicate. So copy ang meron dito, yan, copy. Yan. Marami kasi nag-comment sa akin dito mga kasipag, you know, paano daw yung ulit-ulitin yung part ng video clip na nakakatawa, din lalagyan ng funny video clip, din sound effect. So ganito yon. And then meron daw siyang slow-mo. Then yan mga kasipag, you know, yan.
Yan, yan yung umulit. So nasa inyo na kung dalawa tatlo ba yung duplicate na paulit-ulit dyan, nasa inyo na po. Then yung iba naman nagtanong kung paano daw siya i-slow mo. Ganito lang po yan, silik nyo po yung part na video na gusto nyo pong i-slow mo, then hanapin nyo pong speed dito sa baba. Dito meron po siyang normal. Dito tayo sa normal kasi nga doon sa curve parang pa-bye-bye. Dito sa normal, ito po yung pang-slow mo, yan. Yan o, pang-slow mo. Yan. Ang silik, kung gusto nyo pong pambilis, meron po tayo dito, yan. 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 Explore na lang tong CapCut mga kasipag, no? So back tayo, balik tayo. Yun na po yun mga kasipag, no? Yung nagtatanong sa akin na paano daw i-duplicate pa ulit-ulit yung part na yun na nakakatawa. So sa akin mga kasipag, hindi ito nakakatawa, no? Hindi nyo po ito maano kasi nga wala akong nakakatawa dito. Binigyan ko lang pa ng sample. So ito mga kasipag, yan. Back muna natin. Yan. So dito naman tayo kung lalagyan natin siya ng sound effect. So dito mga kasipag, yung puti na naman na line, yan po yung mag-guide sa atin kung saan banda yung nakakatawa. Nalalagyan nyo po ng sound effects. So punta tayo dito sa audio. Yan. Itong line na puti ha, yan po yung magtututok kung saan yung bandang lagyan ng nakakatawa na sound effects, na background sound effects. Then click yung audio. Then click sounds. Make sure nyo po dito mga kasipag, yun, na meron na po kayong na-download na mga background sound effects, background music, o ano pa man yung background funny video clip. Then yung pinagda-download nyo na background sound effects, background music, o funny video clip na pinagda-download nyo po, dito po yun sa files nyo. Dito mga kasipag, yun, click nyo po yung files. Then dito sa from device, yan. So kung hindi nyo po alam kung paano mag-download ng mga background music, paano mag-download ng funny video clip, kung saan, meron po tayo mga content video dyan mga kasipag. Yun. Nandyan po ang link sa my description box. So yan po, panoorin nyo po dyan mga kasipag kung saan po tayo makakuha ng mga funny video clip or mga background sound effects o background music mga kasipag. Yun. Nandyan po ang link nyan sa my description box. So dito mga kasipag, pag once na nakapag-download na po kayo ng mga funny video clip o background music or background sound effects, nandito po yun sa ating files. So silik nyo lang po yan. Hanapin nyo na po dito. Pwede po kayo mag-search dito. Kumari, laugh. Yan, ito unahin natin mga kasipag, no? Ito po yung sound effects. So yan, background sound effect. Kumari, yan. Yan. Yan, then click nyo po yung plus para masilik siya doon, malagay. Yan mga kasipag, no? And then, kumari, yung puti na yan, yan yung mag-guide sa atin. Kung saan nyo po lalagyan na nakakatawa banda, i-adjust nyo po ito mga kasipag ito. Na-adjust po ito mga kasipag. Itutok nyo po doon. Kumari, dito siya lagi lalagay nyo po. Itutok nyo po siya mga kasipag. Yan. Ilalagay nyo po siya doon mga kasipag. Yan. Kumari, dito siya ilalagay sa unahan. Yan. Nakakatawa dyan. Yan. Dyan mo siya itututok mga kasipag. Pwede naman po itong madrag mga kasipag. Yan. No? Yan. Ganyan. Galawin nyo lang po. Then, itong ato mga kasipag. Yan. Masyadong mahaba itong nakakatawa na to na sound effects. Yan o, nakakatawa. Kung gusto nyo po siyang ma-delete o talagang babaan yung iklian mo lang, pwede naman po mga kasipag, yan o, ganyan lang po. Yan. Yan. Ganyan lang po. Adjust mo lang po siya. Yan. Yan. Kung dyan lang po na part na yung tumatawa. Pero kung gusto nyo pong i-delete na lang, split, meron pa rin po. Yan o. Select mo muna yung itong object na to din. Split. Yan. Then delete nyo yung part na ayaw nyo na. Yan. Kailangan nakasilik mo na yung object mga kasipag ha. Lagi nyo pong tatandaan yan. So yan, nandyan na po siya. Yan po yung sinabi nating background sound effects mga kasipag. Then dito naman po tayo sa ating mga funny video clip na mayroong mukha na. So dito mga kasipag, yun, yung meron na daw mukha. Yun, yung nakakatawa na mukha. So dito na tayo sa ating overlay noon. Pag sinabing video na overlay, dito na tayo nun. Kuwari, dyan na part na nakakatawa. Kuwari, itutok nyo yung line puti na yan makasipag, yun, no? Yan po ang mag-guide sa atin. Then yan, kung yan po ang talagang gusto nyo po dito na malagyan ng funny video clip na naka-overlay, yan, ganitong gagawin natin. Click overlay, make sure na po dito na meron tayo na download po na funny video clip. Then click add overlay, punta tayo sa ating videos na dinownload nyo po. Then select yung albums, then hanapin natin yung download kasi nga po mga kasipag nandun po yung pinagda-download natin ng mga funny video clip. Kuwari yan. Yan, eto. Kaya gaya nito mga kasipag o. Oh. Eto. Yan. Kuwari yan mga kasipag yun o. Oh. Yan, ciao. Kuwari yan mga kasipag yun o. Oh. Kung gusto nyo pong takpan na part na yon, yan pwede po siya. Kung gusto nyo lang po siya na pang overlay lang, yan. Dyan lang po siya ilagay. Ganyan ba siya po o? Oh.
Ayan. So, ganito pa rin po mga sipag. Yun. Masyadong mahaba itong funny video clip na to. So, ang gagawin nyo po dito mga kasipag, pwede nyo na rin po siyang putulin. Pwede nyo na rin po siyang i-adjust. Yan, oh. Yan. Ganyan lang. Kung saan yung gusto nyo kukunin lang na part. Yan. Oh. Yan. Yan. Doon na kay banda sa may tumatawa. Yan. Yan, oh. Yan. Then, yung line na yan, kung saan nyo na po ilalagay yan, drag nyo lang po. Ganun lang pwede yung procedure natin. Or kung gusto nyo pong i-delete na, so, split, delete, putulin nyo lang. Select yung object, then split, then select yung part na gusto nyo i-delete, then click delete. Yan. Kung gusto nyo lang po yung part lang na kukunin, same lang po doon sa parang background sound effects. Yan lang po siya mga kasipag, oh. Yan po yung tinatawag sa atin na overlay. Yan. Pwede nyo po yung ma-adjust. Yan. Pwede nyo takpan. Or pwede nyo pong pang ano lang nakapost yung video, din ito yung nakatawa. Pero kung gusto nyo naman po siyang ilagay, i-insert dito sa ating video, hindi po siya naka-overlay. So, gusto nyo po, ganito lang po, itutok nyo lang po sa line. Yan, yung line na yan, yan o. Oh, yung line na yan dyan. No? Dyan siya natin ipapasok, no? So, ganito, hanapin po natin dito yung ito main track. So, mga kasipag, yun, no? Hanapin nyo po yung main track. Yan, papupunta na po yan dyan sa may taas, mga kasipag. No? Yung line na yan, dyan na po siya ma-insert. Ang mangyari sa kanya mga kasipag, karugtong na po siya, hindi na po siya overlay. Ganito ang gagawin, no? Oh, yan. Nandun na siya sa taas, ng karugtong na, hindi na siya overlay, mga kasipag. Yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Then, dahil po ay sinum natin siya ng paliit, so kinakailangan malaki. Yan. Yan. Yan, mga kasipag. Yan. So, kung gusto nyo po ng talagang karugtong lang siya, hindi siya naka-overlay na talaga nakatakip or nakaliit lang. So, kung gusto nyo pong karugtong lang, ganyan po. Pero meron pa mga option para baka nahirapan kayo dito tayo sa plus kung gusto nyo pong i-insert. Kuwari, dito natin ilalagay na part yung nakakatawa, then select nila yung video, then split. Yan, yung pinutol natin, dyan natin siya ilalagay. So, kung gusto nyo pong ma-insert yung funny video clip dyan, so dito, itong line na puti na yan, dito nyo po ilalagay sa unahan para susunod na po yung funny video clip na ilalagay natin. So, click natin itong plus na may puti na may box. Yan. Then, yun, ito nakakatawa. Hanap tayo dito. Kuwari, ito. Yan, select. Then, click add. Yan. Yan na po mga kasipag, napasok na po siya. Na-insert na po siya doon sa part na gusto nyo pong paglagyan. So, putulin nyo muna, split nyo muna, din doon siya ilalagay, na-insert na po siya. Yan, o. Nasunod na po siya mga kasipag, yan, o. O, diba? Nandyan na siya. Ganun lang po mga kasipag, yan, o. Yan po yung dalawang klase po yung ating funny video clip. Yung pang overlay, tsaka yung pang karugtong lang siya, pang insert natin. So, dito naman tayo sa mga video na mayroong green screen background, mga kasipag, yan, o. Kung paano yan matanggal. So, gaya nito, gaya mga kasipag, yan, o. Marami pong nagtanong sa akin dito kung paano daw alisin yung green screen. So, ang gagamitin kasi natin dyan yung chroma key po. So, punta muna tayo dito sa video. Pagbibigay ako ng sample sa inyo dito. Yan, dito sa overlay din. Ito, green screen mga kasipag, yan, o. Kuwari, ito may tumatawa, din green. Same lang naman ito mga kasipag, yan, o, yung mga green. So, itong subscribe mga kasipag, may green screen siya. Kuwari, maglagay tayo ng subscribe dito sa unahan. Kung saan nyo po gusto mga kasipag, yan, o, yung line na puti na yan, yun po yung mag-guide. Kuwari, sa unahan ako maglalagay ng subscribe, din meron siyang green screen. So, kung gusto nyo po mawala yung green screen mga kasipag, ganito lang po ang gagawin nyo. Yan, select nyo muna yung object, yung video clip na yan, yung may subscribe din. Yan dito mga kasipag, hanapin nyo po dito. Pag once na select nyo, hanapin nyo po yung cutout. So, dati kasi chroma key, ngayon naisa na siya, sinama na siya sa cutout. So, click nyo yung cutout. Then, dito sa cutout mga kasipag, yun, ma-explore nyo po dito na mayroon po siyang pang remove background. Yung remove background, wari tayo, tao, no? Yung background natin yan, gusto po natin yan mawala. Then, yung tao yung natitira. Yan po yung panggamit dyan sa remove background. So, mayroon naman po dito customize cutout. So, kung yung kayo po yung magdodraw kung saan lang yung banda na gusto nyo tanggalin, so, i-remove. So, yan po, customize cutout. Dito sa green screen, lagi nyo tatandaan, chroma key po talaga dyan. So, itong chroma key, select nyo po. Yan, ito na yon. Yung bilog na yan, itutok muna sa green, sa mga kulay. Then, dito na po lalabas yung intensity. Click intensity. Then, dito na po natin i-adjust. Yan, o, mawawala na po yung green. Tansyahin nyo po hanggang sa mawala yung green. Wari 7-7. Yan, mawala na po yung green niya. Pero, kung gusto nyo na pong liitan to muna, yan. Yan, yan. Liitan, yan. Ganyan po. Liitan. Ganun pa rin po. Gusto nyo matanggal yung chroma key. Yan. So, tutok natin sa green. Kung green yung gusto nyo mawala, then intensity. Yan. 7-7. Yan po.
Yan, ganyan po about sa mga subscribe, about sa mga green screen. Kung wala po kayong alam-alam dyan sa paano magkuha yung subscribe, sa YT lang po yan lahat mga kasipag, you know? Yung funny video clip, sound effects, sa YT lang po natin makukuha yan dyan. Then, kung kayo naman po sa inyong content video na gusto nyo po siyang palakasan pa, silik nyo lang po yung object. Yan, then hanapin nyo po dito yung volume. Kung gusto nyo pong palakasan o painaan. Yan, painaan o palakasan. Yan. Yan, mga kasipag. Yan po. Explore naman po mga kasipag. Yan, ganun po. Step by step tayo dito. Then, kung gusto nyo po lagyan ng background music mga kasipag, pupunta tayo dun sa ating sound. So, dito mga kasipag, no? Audio. Then, sounds. Then, doon pa rin po sa ating files. Make sure na po dito na mayroon kayo na download na background music mga kasipag. Nandyan po ang mga link nyan sa my description box. Panoorin nyo po kung paano makapag-download. Yan mga kasipag, yun, no? Dito tayo sa ating from device. Syempre, pag na-download tayo, mapupunta yun sa device. Then, search na po tayo dito. Kung wari, ano bang gusto natin. Wari, ito mga kasipag, yun, no? Yan, silik ko. Dyan, lagay ko po dito sa background music na. So, yan po yung aking background music, kunwari mga kasipag, you know. Then, ganun pa rin yung procedure natin. Pwede mo siyang maputol, pwede mo siyang ma-adjust. Yan. Then, unahan, lagay o drag po pa rin. Pwede siya niya mga kasipag, you know. Yan. And then, pwede na po siyang i-split. Select mo na yung object, then split, pang-delete. Yan, mga kasipag. Ganun pa rin po kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo pong iklian o habaan. Yan, mga kasipag, oh. Yan. And then, kung gusto nyo pong palakasan, gusto nyo pong palakasan. Ganun pa rin po. Select nyo lang po yung object mga kasipag, then hanapin nyo na po yung volume kung anong gusto nyo pong gagamitin. Or hinaan nyo po kasi mga kasipag, you know, sa akin dito hinaan ko po yung aking mga background music kasi nga po hindi na po maririnig ang aking pinagsasalita. So hinaan. Yan, nasa inyo na po, tansahin nyo po mga kasipag, explore nyo lang po mga kasipag. Explore nyo lang po mga kasipag, kung gusto nyo pong habaan to yan, huwag nyo nang putulin. Kung paabutin nyo po hanggang dulo yun yung background music. Yan, nasa inyo na po. Kung hindi po siya umabot dahil masyado makahaba yung video nyo, pwede na lang po siyang i-copy. Yan, copy nyo lang. Yan, copy nyo lang. Paabutin doon hanggang dulo kung hanggang saan ang inyong content video. Then, kung gusto nyo pong magbaback mga kasipag, you know, yung mga part na nagkamali kayo, ito lang po. Yan, yan, yung arrow dyan. Yan, yung mga video na nagkamali kayo, so ibaback nyo lang. Ganyan lang po. Or mga music, sound effects, yung mga pinangyayari, nagkamali kayo, so back lang po kayo dyan sa arrow. Or gusto ko yung babalik, so ganyan po sa arrow lang po mga kasipag. Then yung mga nagsasabi naman po sa akin kung paano daw lagyan ng intro, insert yung intro. Kuwari dito kayo na part maglalagay ng intro, putulin nyo muna yan. Yan, and then adjust tayo sa unahan para yung intro dyan po malalagay, may insert po dyan sa pinutol nyo. Then click nyo po yung plus kasi pupunta tayo dito. Kuwari ito yung intro natin, gumawa lang tayo dito ng video. Same lang naman po ito. Yan, kuwari yan yung intro natin na gawa. Yan. O yan, mapupunta na siya dyan. Yan na po siya mga kasipag. Yun. Dito naman po tayo sa dulo mga kasipag ha. Maraming nagtanong sa akin dito mga kasipag. Pag once daw nag-edit na sila, ay meron pa rin daw po silang CapCut watermark o CapCut logo. Meron pa daw pong CapCut logo kahit naka toggle off na po doon or naka select off na daw po doon sa settings yung default ending. So, default ending, naka select off na daw po. Dito kasi mga kasipag, pag once na magalaw ko sa inyo itong add ending mga kasipag, magkakaroon po siya dyan ng watermark ni CapCut. Wari yan. Yan o. Magkakaroon po siya pag once na nakasilik nyo yan kasi nga ang nakalagay doon add ending. So ibig sabihin, malalagyan, additional, malalagyan siya ng watermark ni CapCut. Yan mga kasipag o. Ang, yan o. Oh, yan sa dulo natin o. Diba? Meron siyang CapCut. Pero ang tanging gagawin nyo lang, silik nyo po yan, then delete. Yan. So add ending o nakalagay. Pag once na sinilip yung add ending, lalabas po dyan yung watermark ni CapCut. Dito mga kasipag ha, kung gusto nyo po lagyan ng outro ang inyong mga content video, ito lang po yung plus na puti. Yan. Sa dulo ha, kung gusto nyo po lagyan, wari, ito yung outro natin na video. Click add. Yan. Sa dulo mga kasipag, kung yan po yung outro natin, meron na po tayong outro sa dulo. Nandyan na po yung outro natin. Make sure nyo lang talaga mga kasipag, you know, itong line na puti mga kasipag, you know, ito toto. Yan po talaga yung mag-guide kung saan natin ilalagay, kung saan tayo babundang puputol, anong gagawin natin. Yang puti na yan ang mag-guide sa atin kung saan tayo. Yan. So yan po mga kasipag, you know, yung background music, sound effects, at itong mga funny video clip. So nasa inyo na po mga kasipag,
kung ito ang gagawin nyo, itong klaseng editing ang gagawin nyo. Binigyan ko lang po kayo dito ng guide and idea mga kasipag, no? And then, kung hindi nyo po alam kung paano mag-download ng funny video clip, background music, or sound effects, meron po tayong link dyan sa my description, ha? Nandyan po ang link nyan. Gusto nyo po malaman kung paano mag-download, saan kumuha? So, yun mga kasipag, panoorin nyo na rin po yung content video na yan. So, yun lang po mga kasipags. Step by step po tayo. Sana po meron kayong naintindihan sa ating content video to about sa video editing. At sana po meron kayong natutunan. At kung nagustuhan itong video to mga kasipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel na Quickest TV po mga kasipag. At sama nyo rin po ang ating Facebook page. Pa-follow nyo na rin po mga kasipag. At pindutin nyo na rin po ang notification button para updated po sa mga bagong video sa upload. At kung may nag-suggestion at katanungan mga kasipag, comment down below lang po yun sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan mga kasipag. At magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating makaya. At huwag nyo rin po kalimutan mag-like and share mga kasipag. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.